Hi guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Another video, another vlog. Kung napapansin nyo guys, ay puting-puti yung aking uniform ngayon. So, madalang nyo lang siyang makikita ang suot ko dahil nga sobrang puti, sobrang dumi. So, ayan. So, for today's video, dahil meron akong nabasa na naman ang comment ninyo dito, kaya naisipan kong gumawa na naman ng panibagong video para ma-share ko sa inyo. So, ayan. Sabi niya dito, ito ay galing kay God is Good. Malalaman ba ng amo natin na naka-unlan tayo kapag ikama at STC number nila ang gamit natin? Sana masagutan, salamat. O ayan, hindi naman po malalaman ng ating mga amo na tayo ay online kung saan ba, sa WhatsApp man yan, sa ating Facebook man yan, or sa ating Messenger man yan, na kung ano pang mga application mga ginagamit natin, hindi naman nila malalaman na tayo ay online sa mga application na yan. Pero guys, ito ang ating pinakatandaan. Alam ko marami din sa inyo mga baguhan pa lang at wala pang mga experience tungkol sa mga iba't ibang mga bagay-bagay tungkol dito, no? Bilang isang OFW na magtatrabaho sa loob ng bahay. Kailangan isang kasambahay guys, kaya nag-share ako sa inyo ng mga karanasan ko or mga experience ko dito, mga iba't ibang mga nalalaman ko. Pero bago yan, kung bago pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo akong kalimutang i-subscribe at pinutin mo yung notification bell all button dyan sa baba para lagi kang ma-notify every time mag-upload ako ng bagong videos. Gusto ko munang i-share sa inyo guys na sa mga hindi po nakakaalam, no? Halimbawa tayo mga baguhan pa lang, mag-ingat po tayo sa mga bawat ginagamit natin na mga application. Halimbawa na tayo ay nandito na, lalo-lalo na kung tayo ay nakakonect sa mga internet ng ating mga amo o sa mga wifi na ating mga ginagamit na ating mga amo. So ayan, sa mga baguhan pa lang, meron ding mga amo dito guys na hindi talaga nagbibigay ng mga free internet sa kanilang mga kasambahay. So kumbaga, kailangan mong bumili na sa sarili mong pera, kailangan mong bumili ng load para magkaroon ka ng data na gagamitin mo pang internet kapag nandito ka na. So hindi lahat ng amo ay nagbibigay ng free internet. So swerte kayo kapag yung mga amo ninyo ay binigyan kayo ng password ng wifi nila, unlimited internet kayo palagi. Eh, katulad ko guys, minsan yung aking wifi minsan ay wala at hindi rin po palagi. Minsan not connected, ganyan. Dahil yung aming wifi dito ay niloadan lang buwan-buwan. Hindi talaga siya yung unlimited na tuloy-tuloy. Minsan ay wala. So ayan, kaya minsan din lang ako makapag-upload guys dahil hindi rin ako unlimited internet. Yun nga, mag-ingat tayo sa mga bawat ginagamit nating mga application. So, halimbawa na yung number ninyo guys ay yung inyong amo ang bumili. So, na-share ko na sa aking mga previous video na bago tayo magkaroon ng number dito ay nakaregister tayo guys. At nakaregister yan sa ating mga ikama. O kumbaga, medical muna tayo, then meron na tayong mga ikama at pwede na tayong bumili ng ating mga SIM card. So, yan yung experience ko guys nung una pa lang ako dito. Meron din nakapag-share kasi sa akin guys na kababayan din natin, kaya naisipan ko talaga siyang i-share sa inyo. Kapag yung mga amo natin ang bumili ng ating mga SIM card, sila rin yung may alam sa tungkol sa pag-process ng ating mga ikama. So, naka-register yung ating mga number sa ating mga ikama. So, merong mga amo dito guys na talagang mauutak. Merong mga amo guys na kinokonnect yung inyong mga number na which is nagagamit ninyo sa inyong ikama sa kanilang mga device. O nakakonnect din sa kanilang number. So, ayan, yung nakita ko sa TikTok guys, yung kaibigan niya, hindi niya friend sa mga application, sa Facebook, sa Messenger, or sa TikTok, kung ano pang mga application yung mga gamit, hindi niya friend yung kanyang amo, pero nalalaman ng kanyang amo bawat ginagawa niya. So, which is nakakatakot yan guys, diba? So, hindi naman yung bawat ginagawa, o halimbawa meron ka mga ka-video call, ganyan, hindi sa ganon. So, nalalaman, halimbawa sa Facebook, yung bawat upload mo, yung bawat live mo, yung live streaming, so which is, sabi nung kaibigan niya, ay nagpa-pop up daw sa mga amo, kaya daw nalalaman ng ating mga amo. Which is nakakatakot siya guys, di ba? Para sa ating mga kasambahay. Siyempre, mga amo natin, mga Muslim sila. So, tayo nga, halimbawa tayo nandito sa loob ng bahay, na-record tayo ng ating mga amo, magtakip ng mga ulo, magtabo ng ating mga aura. Baka maging dahilan guys na ayawan tayo ng ating mga amo, or palayasin tayo ng mga amo, or mayroong posibilidad na ikat nila yung ating free internet. Imbis na libre tayo, ay bibili tayo sa ating mga sariling pera. So, kaya mag-ingat tayo guys sa bawat application na ginagamit natin. So, meron ditong mga amo na talagang bawat
gumagamit ng kanilang mga internet. Alam nila kung ano yung mga application na ginagamit ninyo at kung ano yung mga ginagawa ninyo. Natakot din ako talaga minsan, guys. Alam ko naman sa sarili ko, wala akong ginagawang masama, no? Nasishare lang naman ako. Halimbawa, makita nila na ako yung nag-YouTube. So, bahala sila. Wala naman akong ina-upload na kung ano-ano dito. So, nasishare lang ako sa inyo. Kaya, pinapaalala ko sa inyo, guys, sa nakaraang video ko, huwag kayong mag-picture-picture ng inyong mga amo, sa inyong mga alaga. Iwasan nyo yung mga ganyang bagay para iwas tayo sa kapahamakan, guys. Baka nga maging dahilan na tayo ay mapahamak pa dahil dito. Kaya nai-share ko rin sa inyo, guys. So, sinishare ko ito sa inyo dahil alam kong karamihan sa inyo, guys, ay mga baguhan pa lang, mga nagbabalak pa lang, o mga bago pa lang pupunta dito. So, ayan. Kaya, lagi ako nag-share sa inyo, guys, yung mga bagay-bagay na pwede kong i-share sa inyo. Yun na nga, guys. Mag-ingat kayo sa bawat application na ginagamit ninyo. Hindi lang akong TikTok, meron akong Facebook, meron akong Messenger. Hindi ko ginagamit yung aking number sa pag-register ng mga application. Kumbaga, diba, kapag tayo mag-sign in sa mga application, may lagay natin yung ating mga number. So, ako, guys, ginagamit ko talaga yung aking email. Diba, pag ginamit mo yung number mo, may dumadating ng mga codes. So, kaya hindi ko talaga siya ginagamit, guys. Ang ginagamit ko ay yung aking email address. So, ma-share ko lang sa inyo, guys, no? Ayoko naman magsalita dito o mag-share sa inyo ng mga bagay na hindi ako sigurado. Sinishare ko lang sa inyo kung ano yung mga nakikita ko at yung mga experience ko. Wala namang masama na tayo ay sumunod, guys, di ba? Para hindi na rin tayo mapahamak. Ang ingatan natin ay yung mga bagay na ina-upload natin o kung saan tayo mga nagla-live o dun sa mga pictures na isinisave ninyo sa inyong mga gallery. So, ayan yung ating mga ingatan, guys. Nasabi ko na rin yan sa inyo nung aking nakaraang video. So, ayan, at saka sa mga SIM card na mga ginagamit dito, guys, meron din kasi mga iba't iba. Kung sa Pilipinas, may mga token text, may mga Globe, mga Sun, TM. So, dito, guys, meron din. Hindi lang STC, kasi ako, mobile ako talaga, guys. Iba't iba tayo. Noong una ako is STC, ngayon ako ay mobile. So, ayan, may iba't ibang ano din ang SIM card dito, guys. Hindi pare-pareho. So, ayan, guys, yung aking video for today, naisipan ko lang i-share sa inyo. Kung meron pa kayong mga katanungan, suggestion, comment lang kayo palagi dyan sa baba at susubukan natin sagutin palagi. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe at pinutin mo yung notification bell all button dyan sa baba para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga bagong videos. So, that's all for this video, guys. Thank you for watching. So, see you on my next vlog.